Sa kanyang unang COVID-19 briefing mula nang ma-re-elect, inilatag ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang vaccine mandate para sa lahat ng empleyado ng federal government. Sa ilalim nito, binibigyan ang mga federal public servants ng hanggang Oktubre 29 para makumpleto ang kanilang bakuna. Kung hindi nila magagawa ito o kung hindi nila mare-report ang kanilang vaccination status sa katapusan ng buwan, pwersahan silang ilalagay sa unpaid leave pagdating ng Nobyembre 15. Ani Trudeau, pwede namang kumuha ng medical o religious exemption yung mga ayaw magpabakuna, pero nagbabala siyang hindi magiging madali na gawin ito. If you've done the right thing and gotten vaccinated, you deserve the freedom to be safe from COVID-19, to have your kids safe from COVID, to get back to the things you love. Mahigit na 200,000 federal employees na madalas humaharap sa publiko ang maapektuhan ng vaccine mandate. Inanunsyo rin ni Trudeau na simula Oktubre 30, kailangan na rin magpakita ng proof of vaccination ang lahat ng mga empleyado at domestic passengers edad 12 pataas na planong sumakay sa mga eroplano, tren o barko ng mga korporasyon ng gobyerno. And if you haven't gotten your shots yet but want to travel this winter, let's be clear. There will only be a few extremely narrow exceptions like a valid medical condition. Pero binigyan ng gobyerno ng palugit na hanggang Nobyembre at 30 ang mga unvaccinated travelers para makapagpabakuna at makakuha ng proof of vaccination. Ngunit ayon sa Public Service Alliance of Canada, na siyang pinakamalaking unyon ng federal employees dito, hindi sila kinonsulta ng maayos tungkol sa vaccine mandate. Tiniyak ng grupo na patuloy nitong ipagtatanggol ang kanilang mga miyembro na mapaparusahan dahil hindi sila bakunado. Ang healthcare worker naman na si Charito de Guzman at estudyanteng si Tricia Alvarez sang-ayon sa ginawa ng gobyerno. Because it's for the safety of all Canadians. I think if they're a federal employee, it sets an example for everyone. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver.